Bago ang lahat, no, naranasan mo na ba na sumakay sa isang bus na luma na? Yung sahig, minsan may mga butas pa. At yung takbo nito ay kakarag-karag na o di kaya halos nakatagilid na. Medyo nakatagilid na kapag ito'y tumatakbo. Ito raw yung mga senyales na kung saan ang isang bus ay luma na o yung edad nito ay nasa higit 15 taon na. Kung kaya't ang LTFRB nga ay balak na pag-ibayuhin pa yung pagbabawal nito doon sa mga bus na may edad 15 taon pataas. At ang isang ang gagawin nilang basehan dito ay yung date of manufacture o yung kung kailan ito ginawa sa halip ng date of importation o kung kailan ito inangkat doon sa edad ng bus. Sa ngayon kasi ay importation date lamang ang basehan, ngunit malamang nauna pa itong ginawa at mas matanda pa ito doon sa importation date. Ang kalumaan daw kasi ng mga bus ang isa sa kalimitang dahilan kung bakit pumapalya ang manibela o brake tuwing biyahe. Halimbawa na lamang doon sa Leo Marik bus na bumulusok sa isang bangin sa Karanglan sa Nueva Ecija noong isang araw at pumitil sa buhay ng mahigit 30 pasahero. Taong 2006 ito huling nairehistro, ngunit tinutukoy pa yung tunay na edad base sa chassis nito na siyang sinusuri pa rin hanggang ngayon. Kung kaya't ngayong hapon ngay makikipagpulong ang LTFRB kasama ang iba't ibang sangay ng transportasyon sa bansa. Kanilang pag-aaralan kung ano pa yung mga bagay na kailangan nilang pag-ibayuhin doon sa department order na nagawa na noong 2002 pa. Inuudyukan din ng LTFRB ang mga mananakay na huwag nang sumakay sa mga lumang bus kahit saan man sa bansa. Marami naman daw kasi ang senyales ukol dito at isa na yung itsura ng bus mismo na kung halatang luma naman, huwag nang sakyan. Isa rin dito ay yung mga detalye na nakapascale sa gilid ng bus, no? Na kung saan, kung luma na rin naman yung importation date, ay malamang mas luma na rin yung paggagawa dito. Bukod pala dito ay balak rin nga pag-ibayuhin ng LTFRB yung kanilang kampanya laban doon sa mga kolorum na van sa mga probinsya. Ang sabi nga ni LTFRB Chairman Martin Delgra ay nangako na daw ang PNP-HPG na magpadala or magdagdag ng mga tao doon sa mga probinsya sapagkat yung mga enforcer daw kasi ng LTFRB sa mga probinsya ay tinatakot daw at minsan ay pinapadalan pa ng mga bulaklak pampatay. Kung kaya't ayun nga, magpapadala yung HPG daw ng mga kanilang tauhan bawat 3 buwan in a rotation basis sa mga region. Ngunit hindi naman nila in-specify kung saan ito at kailan mismo. Balik sa'yo. Rex,